Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala. Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan, sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikan, at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya sa tigang na burol, ay magkakailog sa gitna ng lambak,
masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawaan na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatang. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Umatak na waring ulan, naway umusbong din naman ang manunubos ng tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Alam ko po na alam niyo yung kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Pero alam din natin na maraming nabubuhay sa ngayon na parabang wala ng pag-asa. Parabang wala na ring buhay. Bakit po kaya ganun? Isa siguro po sa mga dahilan kung bakit nawawala ng pag-asa ay hindi na alam kung saan kukuha. O kaya naman, maraming pangyayari sa mga buhay na hindi maganda, kaya't nauubos na talaga yung kanilang pag-asa. May nakapagnakaw na ng kanilang pag-asa. Nanakaw ng masama yung pag-asa, kaya kahit buhay pa, ay parang patay na. Wala ng gana, wala ng buhay. Ito po yung isang realidad na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay inaagaw ng mararahas. Itong pag-asa po na dala ng kaharian ng Diyos ay nawawala dahil may mga masasama na gustong agawin sa atin yung pag-asa, yung kaharian ng Diyos sa mga buhay natin. At minsan naman po, tayo rin po yung nagiging dahilan, tayo yung naghahaya na mawala yung ating pag-asa. Tayo yung may kasalanan kung bakit nawawala yung pag-asa sa buhay natin. Isang halimbawa, yung pagtalikod natin sa Diyos, sa ating pagpili sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, dahil sa pagpili natin ng buhay kasalanan. Ito rin po, sa ganong paraan din po, yung karanasan ng bayan ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaías. Dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, nakaranas sila ng pagtataboy sa kanilang sariling lupain. Dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, naghirap at nakaranas sila ng kawalan ng pag-asa. Ano pong sinasabi sa atin ito? Kapag inalis po natin yung Diyos sa ating mga buhay, mawawalan talaga tayo ng pag-asa. Mawawalan tayo ng buhay. Kaya imbis na habang buhay may pag-asa yung panghawakan po natin, ang panghawakan po natin ay ito po. Habang may Diyos, hanggat kumakapit sa Diyos, may pag-asa, may buhay. Dahil ang Diyos po tapat sa kanyang salita at pangako. Nung sinabi ng Diyos na magpapadala siya ng tagapagligtas, tinupad niya po ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. At patuloy na pinapaalala at tinutupad po ito ng ating Panginoon magpasa hanggang ngayon sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sana po yung ating buhay maging katulad ng buhay ni Juan Bautista at ng mga propetang ipinadala ng Diyos, magpaalala ng pag-asang nagmumula sa Diyos. Yung ating buhay po, nawa magpaalala ng na may Diyos tayong magpaalala na may Diyos tayong patuloy na nagbibigay lakas at hindi nagpapabaya. Yung buhay po sana natin hindi nagnanakaw ng pag-asa sa buhay ng iba, bagkus tayo ang nagpapalakas at nagpapaalala ng pag-asang nagmumula sa Diyos. At tandaan po natin mga kapatid, yung pag-asa po, hindi lamang po ito nagmumula sa katayuan natin sa buhay, sa estado natin sa buhay. Kapag madali at komportable yung buhay, puno ng pag-asa. Hindi lang po naroroon yung pag-asa. At hindi lamang naroroon yung pag-asa kapag tayo ay nasa lugar na komportable. Noong third year college po ako sa seminaryo, nagpupunta po kami sa kulungan para magkaroon ng Bible sharing sa mga preso. At may isang preso po akong hindi malilimutan. Dahil minsan po sa aming sharing, sinabi niya, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nakulong siya. Bakit, tanong namin,
nagpapasalamat siya sa Diyos dahil kung hindi raw siya nakulong, magpapatuloy lamang siya sa ginagawa niyang masama. Hindi siya magkakaroon ng pag-asa na mabuhay ng tama at ng tapat. At alam po ninyo, nung makalabas siya sa kulungan, humingi pa po siya ng tulong sa amin para makapaglingkod sa simbahan bilang choir. Yung buhay niya po ngayon ay mukha ng pag-asa. Pag-asa na ang Diyos tunay na hindi nagpapabaya. Tunay na nagbibigay ng buhay basta't kumakapit at nagtitiwala sa Kanya. Kahit nasa loob siya ng kulungan, nagkaroon pa rin siya ng pag-asa. Tunay po na wala sa lugar, wala sa estado ng buhay natin yung pag-asang ibinibigay ng Diyos. Kaya kung nasa lugar tayo ng kadiliman dahil sa maraming problemang ating nararanasan, kung nasa lugar tayo na nahihirapan tayo, huwag nating bitawan yung pag-asa at pagkapit sa Diyos. Dahil ang Diyos, katulad ng sinasabi ng Propeta Isaías sa unang pagbasa, ililigtas tayo, hindi tayo pababayaan. Bibigyan tayo ng lakas para tayo ay magkaroon ng kaginhawaan dito sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, huwag nating kakalimutan, habang may Diyos, hanggat kumakapit tayo sa Diyos, may pag-asa, may buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ating sasabihin, Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway, patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng kulto, katungkulang, naway, pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway, marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Atin nawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumauna ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alakalay ng
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita namin kay San Juan. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayon, si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kasalanan. Ang mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong magdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa buo na darating kapayapaan atin ang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong magdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipag muli sa Hari ng Israel. Ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong magdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at na makasalanan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong magdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at na makasalanan. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, kalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sain Building. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus.
Ipagkaloob mong ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak, kami ay makasunod, ay siyang mabunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ito pong panahon ng Adbiyento, paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ay panahon po ng pag-asa na ang Diyos patuloy na tumutupad sa kanyang pangako na ipapadala ang manunubos na si Jesus. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magpaalalahanan na kapag may Diyos sa buhay natin, may pag-asa, may buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.